Nag-i-scroll ako sa eShop nang may nakita akong demo game na nakaagaw ng attention ko. Isa siyang barista simulator. So, copy to ay isang indie narrative focused adventure game na gawa ng Toge Production. Grabe, gusto ko talaga magkaroon ng isang coffee shop someday at isa ito sa mga uri ng laro na kinahihiligan ko. Chill music, pixel type graphics, at nakafocus lang talaga sa kwento. Ito yung mga larong nilalaro ko kapag gusto ko nang mag-relax o gusto kong magpaantok. Demo game pa lang na-download ko kasi na-curious lang naman ako, pero definitely someday, purchase ko rin yung full game since nasa cheaper price naman siya. As a barista, syempre I serve drinks to the customers, may chocolate, matcha at coffee, at yung pala yung na-unlock dito sa demo. Pero mas marami pang recipe ang nag-aantay dun sa full game. So, natuwa ako dun sa ikaw yung mag-create ng latte art dun sa drink na isa-serve mo. And of course, you get to deal with customers sa life problems nila and you get to know their sides or personality. There are also playlists of calming coffee shop music and you can choose naman kung anong trip mo. For me, this demo version persuaded me to buy the full game and I think this game will help me relax and chill because of the vibe. This demo version is so short, you can finish it within 30 minutes around 700 ambient size. And this is LADC Gaming and this is my insights on Coffee Talk on Nintendo Switch. Thank you everyone for watching.